update lang sa mga kamaisan natin because bad news to, bad news. Good morning! So, nandito naman tayo sa isang edition ng GoFan. Alright, so 35 days after transplanting, dito lang tayo sa farm ngayon and check natin yung ating pananim. Kasama natin si Sir Jimmy at saka si Kuya Jun. Alright, makita nyo mayroong malaking eras dyan kasi dito sa kaliwa ko is yung decalb. Wow! Diba yung previous video natin? Tapos dito sa kanan ko is yung 6410. So, ito yung update lang sa mga kamaisan natin because bad news to, bad news. Kasi siguro ako mga nasa 12, 13 years na ako sa maisan. Wow! First time na nangyari to, which is yung FAW. Siguro narinig nyo na to, which is yung Fall Armyworm. Kung pupuntaan natin, ayan, naubos. Naubos yung mga dahon kasi nga yung mga worm is nandyan. Okay. Worst case scenario, talagang tatamaan to. Walang maiiwan sa dahon. Dito natin makita ngayon kung mag-click yung BT Pro na sinasabi nila. Pero I think parang hindi gagana eh. So ang ginawa natin ngayon is mag-i-spray tayo ng, ano, ng gamot. And yun yung kagandahan kasi pag mga malalaking kampanya kagaya ng NK at saka Decalb, meron silang mga technical assistance. Parang si Sir Jimmy galing ng Decalb to eh. So meron silang binigay. So ito bago sa market to, salamat sa sponsor Bayer, Yoval. So napakaliit, 100 ml, pero may kamahalan to kasi nasa 1-1 to eh. So i-spray natin dito sa maisan natin. Strategy nito is early in the morning, siguro mga nasa 5:30. Kasi pag mainit na, hindi na pwedeng mag-spray. Tapos dito naman sa NK, i-spray naman natin tong ano, Kotetsu. Kotetsu, etong Kotetsu naman is by BASF, sa mga sponsors din natin to pero sa palayan. Ito binili natin, 950 to sa market. So may sobrang ano, mahal yung mga gamot, pero pag hindi natin ispray, mas malaki yung mawawala sa atin. Ay, medyo nakita niyo siguro, medyo challenging yung pag-spray na ngayon. Halos hindi na sila makita kasi nga sobrang tangkad na. And isang problema pa nito, parang sabi ni Sir, is pag yung second application after 7 days, mas mataas na naman. So, hindi ko alam kung paano gagawin doon. Kasi first time namin mag-spray ng ganung katangkad na, mga nasa 40 plus days na yun eh. So usually pag 40 plus days, wala na tayong ginagawa, hindi na tayo nag-spray. Okay, naglakad tayo ng konti. Ito yung mangyayari dun sa maisa nyo. Yung stem na nasusunod na lalabas, wala na. Wow! So, ayon yung mangyayari yan. Pero upon visual inspection, just to be fair sa mga kamaisan natin, itong decalb is mas maganda yung ano, yung tolerance niya when it comes to FAW. Mas malaki yung damage natin sa ano, sa NK. Pero ano lang naman yun, visual inspection, hindi pa ganun ka-conclusive yung to be fair din sa NK. Pero pag tinignan mo siya, mas malaking damage siya, ano, sa NK. So I hope magawan ng paraan ng NK yon kasi kawawa yung mga farmers. Mahal yung bini. Tapos yon. So first time to, tong FAW na to. So kung meron kayong maisan, pasyalan nyo, wag lang sa gilid-gilid, punta kayo sa gitna para makita nyo mismo yung ano, yung pinaka-stem kung nandun yung mga uod. Pakita ko sa inyo kung ano itsura ng uod kasi may na-spray na kami. Okay, pakita ko sa inyo ha. Kasi eto kasi hindi nyo makikita sa labas. Kailangan yung eto pinutol na namin eh para lang makita nyo. Okay, so eto pinutol na namin para at least makita nyo. So yan siya. Yan ang FAW. Fall Army Worm. Maliit pa yan. Lalaki pa yan eh. Dagdag na rin dun sa ano, dagdag na rin dun sa walang masyadong ulan. Kung may ulan sana to, syempre sasahod to ng ano, ng tubig eh. Pag madaming tubig yan, lalabas, malalaglag. Kailangan ng ulan, malakas na ulan para makatulong sa pagpuksa ni Fall Armyworm. Ito, meron pa isa. Ayan, ito, sinira na rin namin para at least makita nyo. Ayan, ito, mas malaki-laki ng konti to. Ayan, oh. Mmm, yummy. Tapos, ito yung mga itlog. Wow! Itlog. Grabe, oh. So, yan lang ginagawa niya. Yung pinaka-green na leaf, kasi yan yung malambot eh. Yan o, oh, kasalukuyan siyang kumakain.
Hindi ko alam kung makita nyo, pero ayan. Alright, so kasama natin si Sir Pepito ngayon. Sir Pepito, hi. Hi. So siya yung mag-explain kung ano nga ba tong FAO. Kasi ako, personally, first time ko itong ma-encounter. So, i-explain ni Sir Pepito sa atin kung ano nga ba ito. Kasi last scrapping, sir, meron na to, no? Meron na po. Infestation po ng FAO dito sa atin, pero hindi pa siya ganun kalala. Kalala, okay. Sa Kawai, sa Cagayan. Cagayan. Okay, yeah, yeah. Unang dinatuan okay. Ng FAO. So, sir, ano nga ba yung, ano yung FAO? Yung FAO po, ito po yung bagong uod na umaatake ngayon sa ating mga insan. Ito po yung Fall Armyworm, kung tawagin. Yung uod na ito, kaya niya pong sirain yung tanim natin hanggang 60% kung sakasakali. Oh, grabe ah. Na hindi po natin siya makontrol sa lifespan po ng ating maize. So, ibig sabihin, kailangan po siyang kontrolin habang maaga-aga para meron pa tayong anihin pagdating po natin. Diba meron tayong scale, Sir Pepito? Parang ito, ano na to eh. Nasa 8 or 9 na sa scale to eh, sa damage. Yes, diba? Sir po. Meron po kaming scale na ginagamit. Yun po yung David scale po. Davis scale. Wow! Itong tama po na ito, nasa 8 na po siguro ito kung ating titignan po dun sa scale. So, nasaktan na yan. Ano nasaktan dito? Na po yan. Pero ito, makaka-recover pa rin po basta yung shoot po eh buo pa. Oo. At yung uod eh mamamatay. Mamamatay. Okay. So, sir, ang tanong ng lahat, paano natin pupuksain yung ano na yan, yung FAO na yan, Fall Armyworm? Ayun sir, magandang katanungan po yun. Yung FAO po ay makokontrol naman po yun. Meron po tayong, ito po ay Yobal, produkto po ng Bayer. Ito po yung ginagamit po naming pamuksa dun sa FAO na umaatake yan sa maisan. Itong maliit po, na butelya po na ito, kasya na po sa isang hektarya ito. Bali, ang ML. Yes sir, ang mode of action po nito is systemic. Ayun, anti-feedant po siya. Kung nakain po ng FAO po yung dahon ng mais. Kunwari, na-experiment to sir, yes, tapos sir. Nakain niya. Nakain yan, ayun, yun po yung time na hihinto na siyang kumain. After 2 to 3 days, okay. Makikita mo na wala na insect dito sa mais. Okay. Ang pintada po nito, 6 to 8 ml, pero yung tinitingnan namin recommendation yung 8 ml kasi para hindi po mahirapan yung ating mga farmer. Pwede po itong ilagay dun sa 200 liters po ng gram. Para ito. Ano na, isang templa na lang. Oo sir, para yung sa... Para hindi mo mahirap kasi, ayun, hindi lang po mahirap kasi may gate naman dito. Tsaka may maiiwan pa dyan eh. Meron sir, merong latak na maiiwan. Kaya ang gagawin... Na-try ko na yun eh. Kaya ang gagawin sir, yung isang gram na 200 liters, ilagay mo na lang doon para minsanan. Okay. Yung second application po nito, para talagang mapuksa po yung FAO natin, after 7 days po nito. So twice ang application? Yes sir, hanggang sa after merong makikitang infestation ng FAO. Kahit ayun. Tatlo hanggang apat. Yes sir. Pahirapan niya. Pahirapan niya ang FAO na yan. Po sir, yun po talaga yung kailangan gawin para meron pa rin po tayong anihin. So ngayon, yung presyo po nito nasa 1,050. Pag 1 to, ano, report natin. joke lang. So, yun, 1-1. Mas mabuti na yan kesa 60% mawala sana. Sana madami kayong natutunan today with regards sa FAO. So, bantayan nyo yung inyong mais. Kasi wala tayong maane. Okay, so salamat, Sir Pepito. Okay, salamat din po. Okay, alright. Hopefully, mabigyan ko kayo ng update dito. Kasi sabi ni Sir, 7 days plus 7 days yung application. Kung kaya ng time ko, bigyan ko yan ng update para naman matulungan ko din kayo. Alright, so sana madami kayong natutunan. Ito yung kaibigan na sinong nagsasabing may buhay sa Farming!